Nagsisimula ng mabulok ang ilang smuggled na bigas na halos mag-iisang taon nang naka-hold sa Port of Cebu. Nakakapanghinayang dahil hindi man lang napakinabangan, lalo na ng mga kababayan nating lugmok sa kahirapan at mga naging biktima ng bagyong Yolanda. Bukod sa matagal na pagkaka-hold, nakadagdag pa sa pagkasira ng mga bigas sa matinding init. Paliwanag naman ng Bureau of Customs, bago ma-donate ang mga kumpiskadong bigas, kailangan dumaan ito sa dalawang bidding. Mas mahaba pa rin ang pagdaraan ng proseso kapag may kasong legal ang kontrabando. Nangako naman si Presidential Assistant on Food Security and Agricultural Modernization Francis Pangilinan na aaksyon na nila ang problema sa rice smuggling. Dahil nga malaki ang pagkakakitaan, no? At merong sambatan nga, no? So, ang isang reforma na gusto nating itulak, yung pag-issue ng import permit ay gagawin nating mas malawak, interagency, no? Hindi lang ililimita sa mga nakaupo sa NFA.